Hello ma'am sir, welcome po dito sa part 5 ng ating tutorial dito sa Kotobi Author. Ang i-explain ko po sa inyo ay yung mga common errors na ginagawa natin pag ginagamit po natin itong Kotobi Author. I-explain ko po sa inyo to para ma-avoid po natin na magkamali or umulit ng umulit sa ating mga ginagawang output. So mag-start po tayo dito sa paglalagay ng chapters. So kung maglalagay po tayo ng chapters, ikiklik lang po natin itong new chapter. Kapag maglalagay naman tayo ng subchapter, halimbawa dito, lagay natin day 2. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng subchapters, ito lang po yung ikiklik natin. Huwag po tayong, halimbawa mag-add po tayo ng new chapter, huwag tayong mag-click ng mag-click po dito. Ayan, huwag po tayong mag-click ng mag-click dyan. Okay? Tapos, kasi nga halimbawa, nagkamali po kayo. Meron po kayong, halimbawa, nakapag-type na po kayo sa lahat ng mga chapters na yan. Nakapag-type na po kayo. Tapos, na-realize nyo na mali pala or hindi nyo pala kailangan itong chapter na to. Halimbawa, lagay natin kulay. Yung kulay pala na chapter ay hindi nyo kailangan. Tapos, ang ginawa nyo, dinilit ninyo. Eh, dito, ay nakapag-type na kayo, nakapaglagay na kayo ng mga videos, ng mga pictures, tapos dinilit ninyo, itong kulay, ang mangyayari, ay mawawala po lahat nung yung mga ibang mga chapters na nasa loob po or nasa ibaba po nung chapters na nilagay ninyo. Kung mapapansin nyo, napakadaming mga chapters po yung na-delete natin dahil lang nag-delete tayo ng isang chapter. So, kailangan po natin i-avoid po yun. Ayan. Halimbawa ito, ang i-delete natin day 2, kapag dinelete natin yung day 2 na yan, hindi natin mapapansin, madidelete po yung mga sub-chapters po nung day 2. Ayan. Ganun po, nawala na po siya. Ayan. So, dapat yun po yung i-avoid natin para hindi po tayo paulit-ulit. Ang mga common errors naman po natin ay ito sa question. Click natin yung question. Kapag gusto natin gawa ng mga questions, huwag po natin paghaluhaluin kasi yung iba ginagawa nila, naglalagay ng true or false, naglalagay ng multiple choice questions, naglalagay ng short answer, which is not correct po. Dapat hindi natin pinaghalo-halo yung mga questions natin. So kung gusto natin gumawa ng mga quizzes or ng mga exam, dapat sa isang chapter, ang gagawin ay true or false lang. Sa ibang chapters, ang gagawin naman ay multiple choice. Ganun po. So, dapat hindi po siya halo-halo sa isang chapter na merong true or false, na merong multiple choice. Ganun po. So, yun lang po yung ating tutorial dito sa ating part 5. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.